Magandang araw sa inyo mga ka-expert. Welcome sa Quality Expert Vlog. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin at basahin ang micrometer. Pero bago yan, pakiso yung pakisubscribe muna sa aking channel at pakihit na din ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. So without further ado, let us start our video. Bago ko ituro sa inyo kung paano ba magbasa ng micrometer, alamin muna natin ang iba't ibang parts ng ating micrometer. So una, ito ay ang anvil. Ito ang non-moving part ng ating micrometer. Ito naman ay ang spindle. Ito ang moving part ng ating micrometer. So ang anvil at spindle, so ito ay ang ginagamit para sukatin yung ating pyesa o produkto. So ang gagawin natin ay iipitin lang ng anvil at spindle yung ating produkto. Pagkatapos niyan, babasahin na natin kung ano ba yung reading o measure ng ating produkto na inipit sa anvil at spindle. Ang ikatlong part ng ating micrometer ay ang ating locking clamp. So, ito yun, locking clamp. So, kapag nilock natin ito, ang mangyayari, para malock ito, i-turn lang ito papuntang left side. Then, kapag nilock natin ito, hindi nagagalaw yung ating spindle. Nakalock na yung ating spindle. So, kapag in-unlock natin ito, so, pwede na natin ulit maikot yung ating spindle. Gagalaw na ulit siya. Ang ikaapat na part ng ating micrometer ay ang ating main scale. Ang ikalimang part ng ating micrometer ay ang ating thimble scale. At ang ating ikaanin na part ay ang ating ratchet. So napakahalaga ng ratchet na ito. Kasi dito natin makokontrol kung gaano ba kalakas yung pag-ipit natin doon sa ating pyesa. Ayan. So, tingnan natin yung isang example. Nabawa itong pyesang ito. So, dito natin makokontrol gamit yung ating ratchet kung gaano ba kalakas yung ating pag-ipit. Nabawa, kapag malapit nang maipit yung pyesa, gagamitin na natin yung ratchet. Kapag tumunog na yung ratchet, ibig sabihin, huminto na tayo sa pag-ikot. Bakit mahalaga ang ratchet? Kasi kapag sobrang diin na ng ating anvil at ating spindle doon sa pyesa, pwedeng ma-deform na ito at pwedeng hindi na accurate yung measurement na makukuha natin. E kapag inipit natin ito tapos tumunog na yung ating ratchet, ibig sabihin huminto na tayo sa pag-ikot at magsimula na tayo sa pagbabasa ng ating sukat. Ngayon, paano ba magbasa ng micrometer? So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung ano lang ba yung dapat nating masterin para mas madali nating mabasa yung ating micrometer. So, una, kailangan muna nating alamin kung ano ba yung kayang sukatin ng ating micrometer. So, dito sa lower portion niya, makikita natin kung ano lang yung dimension na kaya niyang sukatin. So tulad ng makita natin dito, may nakalagay, medyo malabo lang. Sabi dito, 0 to 25 mm. So ibig sabihin, sinasabi lang nito na ang maximum distance na lang, kaya lang sukatin ng ating micrometer ay hanggang 25 mm lang. Tulad ng makita nyo dito sa ating micrometer. So above 25 mm, hindi na natin pwedeng gamitin na panukat yung ating micrometer na ito. Then, makikita din natin dito sa lower portion niya yung least count. Sabi dito, 0.01. So, yan yung least count ng ating micrometer na ito. So, ibig sabihin, ang pinakamababang kayang sukatin ng micrometer na ito ay 0.01.
0.01 mm. So below 0.01 mm, halimbawa 0.001 ang pinapasukat sa atin, hindi na natin pwedeng gamitin ang micrometer na ito. So yun yung kailangan natin tandaan. Ano yung least count niya at ano din yung kayang pinakamalaking distance na kaya lang sukatin ng ating micrometer. So sa pagbabasa naman ng micrometer, ito yung kailangan nating masterin. Itong ating main scale at itong ating thimble scale. So dito muna tayo sa ating main scale. So dito sa main scale natin, tulad ng makita natin dito, meron siyang mga guhit dito sa taas. Tapos meron siyang horizontal line. Ito yon. Then meron din siyang mga guhit dito sa baba. So ano yung ibig sabihin nito? So una, yung mga guhit sa taas, yung 0 hanggang 25 mm, ang value ng bawat guhit na iyan ay 1 mm. Ayan, yung mga guhit sa taas. Ito yan. Ang value ng bawat guhit na ito ay 1 mm. Halimbawa, paano basahin yan? Ito ay 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, hanggang 25 mm. So, yun yung kayang basahin ng ating micrometer na ito. So, ito yung pagbasa, no? 1 mm hanggang 25 mm ito. Then, ano naman ang ibig sabihin ng mga guhit dito sa baba? So, ang mapapansin natin, yung mga guhit sa baba ay lagi siyang nasa gitna ng mga guhit sa taas. Ayan. So, ang value ng mga guhit dito sa baba ay 0.5 mm. Ayan, 0.5 mm ang bawat guhit dito sa baba. So, paano ba ito basahin? 0 mm. Then, nasa gitna siya. Yung guhit sa baba, yung una, ay nasa gitna ng 0 and 1 mm. So, ito ay 0.5 mm. Then, 1 mm. 1.5 mm. 2 mm, then 2.5 mm, 3 mm, then 3.5 mm, 4 mm, then 4.5 mm, and 5 mm. Yan. So, malinaw ba kung paano basahin yung mga guhit dito sa taas at guhit dito sa baba? Yan. So, dito naman tayo sa thimble scale. So, dito sa thimble scale, meron tayong mapapansin na mga guhit dito. So, ang value ng bawat guhit dito ay equivalent ng 0.01. Yan, 0.01 yung equivalent ng bawat guhit dito sa thimble scale. Magmula dito sa ating 0 line. Halimbawa, ito. 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 15, then 0.20 at 25 at so on. Then ang isang revolution ng ating thimble scale ay 0.5. Ayan. So, dito din siya papatak sa 0. Isang revolution niya ay 0.5. Ayan. Ngayon, alam na natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mga guhit dito sa main scale at mga guhit dito sa ating thimble scale. So, yamang alam na natin ang ibig sabihin nito, pwede na natin simulan ang pagbabasa ng ating micrometer. Sa pagbabasa ng micrometer, ang kailangan nating una munang kunin ay ang value ng ating mean scale. Then, pagkatapos niyan, kunin na natin yung value ng ating thimble scale.
Okay? So, sa pagbabasa ng mean scale, ang magiging reference natin kung ano yung reading ng ating mean scale ay yung edge o dulo ng ating timbal scale. Ito yan, yung dulo niya. Yun yung magiging reference natin para malaman natin ang sukat ng ating mean scale. So, tingnan natin dito sa ating example. So, tulad nung sabi natin kanina, ang value ng bawat guhit dito sa taas ay 1 mm. So, dito sa ating example, 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, at 5 mm. Ayan. So, yun yung sukat ng ating main scale, 5 mm. Then, pagkatapos natin makuha niyan, tulad ng makikita natin dito sa baba, yung guhit dito sa baba, yung guhit sa pagitan ng 5 mm at 6 mm ay nilampasan din ng ating timbal scale, yung edge ng ating timbal scale. Kaya mangyari niyan, 5 mm at tulad ng sabi natin kanina, ang value ng bawat guhit ay 0.5. Kaya ang mangyari niyan, 5 mm plus 0.5. Ayan. So yun yung ating value ng ating mean scale, 5 plus 0.5. Okay, so malino ba yung reading ng ating mean scale? So ngayon, ang kukunin na naman natin, ano ba yung reading ng ating timbal scale? So tingnan natin. Ang magiging reference ng ating reading ng ating timbal scale ay yung horizontal line ng ating mean scale. So, ito. Ito yung horizontal line niya. So, kung ano yung tinapatan ng horizontal line ng mean scale at tinapatan niya dito sa line ng ating timbal scale o nilampasan, yun yung reading ng ating timbal scale. So, tulad na sabi ka natin kanina, ang value ng bawat guhit dito sa timbal scale ay 0.01. Ito, 0.20 na, 0.25 na. And so, mapapansin natin dito sa example natin, yung center line ng ating mean scale ay tumapat dito sa 0.25 ng ating timbal scale. Ayan. Kaya ang reading ng ating timbal scale ay 0.25. Ngayon, nakuha na natin yung reading ng mean scale at timbal scale. Ang gagawin natin, ipag-a-add lang natin ito. Ayan. Tapos, yun na yung total reading ng ating micrometer. Ayan. So, tulad na sabi natin kanina, 5 mm plus yamang lumampas yung timbal scale natin, yung edge ng timbal scale doon sa 0.5, mag-a-add tayo ng 0.5. So, 5 mm plus 0.5 plus yung reading ng ating timbal scale ay 0.25. Kaya, ang magiging total reading natin ay 5.75. Yan yung total reading ng ating example na ito. Yun, so isa pa tayong example. So, ano ang reading ng example natin sa ngayon? So, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para alamin kung ano ba ang reading ng ating example sa ngayon. Okay, so meron na ba kayong reading? So ngayon, tingnan natin kung parehas ang reading ko doon sa reading nyo. So una, basahin muna natin yung mean scale. So 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm at 5 mm. So, yung reading ng ating main scale ay 5 mm. At kung titingnan natin dito sa baba, so yung guhit dito sa baba sa pagitan ng 5 mm at 6 mm ay hindi nilagpasan ng ating timbal scale na edge. Kaya hindi tayo magpa-plus ng 0.5. Yan. Ang reading niya lang ay 5 mm. Okay? So, sunod, alamin naman natin ang reading ng ating
symbol scale. So kung makikita natin, ito ay 25. Yan, 0.25, 0.26, at 0.27. So ang value ng ating thimble scale ay 0.27 kasi ito yung linya na tinapatan ng ating central line ng ating main scale. Kaya naman, ang total reading natin ay 5 plus 0.27. Kaya ang reading ay 5.27. Ngayon, isang example pa tayo mga ka-expert para talagang ma-master ninyo ang pagbabasa ng micrometer. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para alamin ang sukat ng example natin sa ngayon. Nakuha nyo na ba kung ano ang sukat ng example natin sa ngayon? So, ngayon, basahin natin para malaman natin kung pareho ba yung reading ko doon sa reading nyo. So, unay natin gagawin muli ay alamin natin yung value ng ating main scale. Hanapin natin yung linya na nilagpasan ng ating edge ng ating thimble scale. So, 0mm, 1mm, 2mm, 3mm, at 4mm. So, yung value ng ating main scale ay 4mm. At kung mapapansin din natin dito sa ibaba, yung edge ng thimble scale ay lumagpas din doon sa linya na nasa pagitan ng 4mm at 5mm. Yan. Tulad ng sabi natin kanina, ang value ng bawat guide dito ay 0.5. Kaya naman, yamang lumagpas yung edge ng ating thimble scale doon sa 0.5 na linya na nasa pagitan ng 4mm at 5mm. So, ika-count din natin to as reading. Kaya naman, 4mm plus 0.5. Yan yung reading ng ating main scale. Then, kunin naman natin ang reading ng ating thimble scale. So, dito sa example natin, ang tinapatan ng ating center line dito sa thimble scale ay itong linyang ito. So, ano yung basa niyan? 0.25, 0.26, at 0.27. So, yung 0.27 ang linya na tinapatan ng ating center line. Kaya, ano ang total reading ng ating micrometer. So, 4mm dito sa taas plus 0.5 plus 0.27. Kaya ang total reading ay 4.77. Yun lang mga ka-expert. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutuhan sa panonood nyo sa video ito. At pakisuyo muli, paki-subscribe ng ating channel at paki-hit na din ng notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating video. So, yun lang. See you on our next video. Bye-bye!